don't stress your mind. We coming home tonight. Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. And for today's video, wala lang, para gusto ko lang ano, kapagkwentuhan. And kakain pala ako, spicy noodles na samyang. So the current time is 3:11 ng hapon. Kagagaling ko lang sa labas, grocery lang ako ng kon kasi medyo yun nga, nag-crave ako sa samyang. Pero kasi time na talaga yung hinahanap ng ano ko, ng sistema ko. Minsan ayoko ng mangha, minsan gusto ko yung kaya araw, yun yung hinahanap ng dila. So kanina, pumunta ako sa Purego, bumili ako ng grocery. And yun, so ayun, kung dumaan to sa feeds mo, kain ka kain tayo. Gusto ko lang din kamustahin ka. Kamusta ka naman? Kamusta yung 2022 mo? Kasi ilang buwan na lang, magpapasko na naman. So, yun lang. Para gusto ko lang kamustahin ka. Kasi, this video, kaya ko siya ginawa. Kasi, meron rin ako mga gustong i-address na mga concerns regarding sa akin. Pero kasi baka nagtatanong din and hindi ko pa nasasagot until na. O, siguro, dito ko na lang ilalagay sa video na. Kahit konti lang naman sila, hindi ko rin naman kasi masagot directly. Nag-iisip din ako na baka bagay na tama ba sagutin ko pa kasi hindi naman big deal, parang gano'n. So ayun, so meron talagang ano, something sa akin tong samyang na to. Kasi simula nung bata ako, mahilig talaga ako sa manghang. Yan, parang merong times na nagbabago yung taste buds natin, especially pag tumatanda ka na. Katulad ngayon, nag-crave ako nito kasi hindi ko gusto yung pagkain dito sa bahay. Parang feels like wala siyang sipa, walang lasa, parang ganun. For me ha, pero feeling ko hindi naman COVID yun. Ayun, tapos naghahanap ako ng maanghang, yung ma-feel talaga ng dila ko, tsaka yung ma-feel ng lalamunan ko na ano, na maanghang, something maalat, mga ganyan. So, parang sabi ko, crave ako ng samyang. Walang katapusang samyang, di ba? Actually, kanina, bago ko lumabas, na grocery, a-out ko lang sa work. Kaka-uwi ko lang din, eh, niluto ko na to. And gusto ko lang, haba ko ba kain, may kakwentuhan. Kamusta ka? Kamusta yung tema mo? Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ang tagal na natin nasa ganitong setup. Well, mas maluwag na naman ngayon. Kung babalikan natin yung mga nakaraang taon, grabe, 2022 na. From 2020, March, up until today, hindi pa rin tayo COVID-free, parang ganun. Anyway, I don't know if sino ang may mali. Maybe medyo may katikasan lang talaga yung ulo natin mga Pinoy pagdating sa protocols. Pero so far, wala na naman ako na napabalitaan ng mga cases ng COVID. Actually, yung trending ngayon is yung sa monkeypox yata yun. I don't know what is that. So, pero tambay naman ako sa social media kaya na-informed rin naman ako. Kaya ayun, let's be guided. Nakakatulong kasi yung social media para ma-inform ka kung ano mga kaganapan na dito sa mundo, ano ba yung status ng Pilipinas, mga ganyan. So yun. Also, gusto ko na address yung mga tanong sa akin. One time meron nagtanong sa akin. Sabi niya sa akin, "Uy, Rog, tumpayat-payat mo na. May sakit ka ba?" Sabi niya, ganun. Ayun nga, yung nabanggit ko kanina about sa pagbabago ng taste buds. Actually, last year, na-feel ko talaga na medyo humina yung immune system ko. Hindi ko alam kung dahil sa vaccine or bumaba lang talaga yung ano ko. Kasi kung kilala mo ako, relatives kita or kapatid, sobrang lakas kong kumain. In. Kung sa mang inasal, nakakasyam ako na syam hanggang 10 kanin. Pero ngayon, meron anong na lang. Parang yung 2 kanin ko, hindi ko pa mauubos yun. Siguro, sa ano na rin, edad. Kasi sa mga hindi nakakaalam po, 30 anyos na po ako. Magti-31 na po ako this coming October. Parang feeling ko sa ganun na rin din. And yung pagiging payat ko, actually, ano na to eh, parang nasa jeans ko na. Kasi ako yung tao na mabilis akong tumaba pag gugustuhin ko. Mabilis din akong pumayat pag gugustuhin ko. Parang ganun. Actually, tumaba ako nung bago mag-pandemic. Kasi nag-workout pa ako noon, na malakas pa ako kumain, mas natigil. Kala ko nga nung natigil ako sa pag-workout, magigain ako ng weight. Pero reverse yun nangyari sa akin. Pumayat ako, ganyan. Tsaka, ano, nasa bahay lang tayo noon, 2020, naalala ko pa. And, doon ako nag-start mag-video. And, also, gusto ko rin sabihin na yung mga videos ko, tatawa kasi ako. Yung mga videos ko kasi, it's not serious. Parang, it's meant for fun and entertainment only. Parang ganun. Kasi, katulad daw, karaoke covers ko. Hindi po ako magaling kumanta. I'm just a frustrated singer. I'm just doing that for fun. Pag wala akong ginagawa, nag-video,
ganyan. Katulad dito, ginagawa ko ngayon dito sa station ko. Wala lang. Kasi bata pa ako. Actually, noong high school, discover ko or meron pala akong hilig sa video editing. Which is, I'm enjoying right now. Yun, marami akong gustong gawin. Marami akong gustong i-fill na out of the blue na di ko alam paano ko siya i-film. Kasi di pa kompleto yung equipment ko. Well, I'm on it na naman. Kasi I'm not getting younger. Matanda na tayo. And this 2022, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko lahat ng gusto kong gawin. Kasi, yun nga, dahil yun na-realize ko din na maikli lang pala ang buhay. And 30 years old na ako. Para gusto ko gawin yung mga bagay talaga na magpapasaya sa. And yung ano ko, itong FB page ko, yung YouTube ko, fun lang yun for me ha. Para siyang gallery. Parang iniisip ko, kunwari, huwag naman sana, pag nawala na ako, just in case, meron babalikan yung mga taong nagmamahal sa akin in the future. And yung mga pamangkin ko, mga ganyan. If in case na hindi na nila ako maabutan, if in case lang naman ha. Kasi lahat naman tayo pupunta dun eh. Pwede nilang halongkatin sa internet yung mga videos ko. And kunwari, hindi nila ako na-meet in person. Pwede nila akong panoorin sa YouTube or Facebook. Ayun talaga yung pinaka main purpose ko. Bakit ako nag-YouTube tsaka na yun, kinakalat ko yung kalokohan ko sa FB. Anyway, asarap kasi nung feeling na meron ka din na papasaya kahit pa paano. Ewan ko kung merong nanonood na videos ko ah. Actually, hindi naman ako after sa numbers. Wala pa alam kung panoorin mo o hindi mo pa panoorin. Basta, ang goal ko is pag dumaan siya sa feed mo at napaklit ka ng like, heart, or share, react. Parang feeling ko napasaya kita. Parang ganun. Bumili rin pala ako na itong milk. Taro milk from I Love Milk. Diyan lang din sa labasan. Ayun, going back. Iba kasi yung feeling ng magpapasaya. Tapos, naisip ko na, ayun nga, supportive din yung mga iba kong mga friends. Ang saya, sobrang saya. Tapos yung mga friends ko rin sa yung mga nakaka-collab ko, best friend ko, ganyan. Masarap talaga na itong taro. Dati kasi, winter melon yung binibili ko. Ngayon lang ko nakatingin na, tara pala, ito na favorite ko ngayon. Ayun. Wala naman. Itong video kasi na to, gusto ko lang talaga mga musta. Saka, kung walang kumakamusta sa'yo, sana okay ka lang, sana healthy ka, sana healthy yung family mo, sana okay lang mag-isa. Pero, meron kasi yung mga tao na hindi nila kaya mag-isa. Ako, introvert kasi talaga ako. Kaya, I can live alone. I don't know dun sa iba. Hindi ko kasi nabifeel maging alone. Actually, mas nabifeel ko pang maging alone pag marami akong kasama. Alam mo yun, yung feeling na ganun. Parang, you feel you're not alone when you're alone. Parang ganun. Gulo. Pero, ayun yung ano ko, yung nafe-feel ko pag ganun. Pag mag-isa ako, mas marami akong naiisip na gawin. Parang feeling ko mas naging productive ako. Ganun. I don't know kung ganun din yung ano mo, yung nafe-feel mo. Pero ako ganun na. Tapos parang na-overwhelm ako pag sobrang daming tao. Pa, pag maraming tao, say for example, pumunta ako na isang event, sobrang daming tao, parang ang bilis na ubot ng energy ko, pero wala naman akong ginagawa. Umupo lang naman ako, kumain lang naman ako. Ganun, siguro reverse ngayon sa akin, dun sa perspective about introvert and extrovert. Ikaw ba? Kuha mo yun about introvert and extrovert. Wala na akong masabi. Kasi ang haba na ng video, magti 20 minutes, dun na pa ako daldan. Wala naman akong ibang gustong patunayan. Kung may mga siguro na iinis sa akin sa B kasi ang rude ko daw sa mga posts ko. Guys, yung mga nagpo-post din sa personal account ko, that's my alter ego. Mabait po ako sa personal. Mabait po ako sa mabait. Ganun. And sa FB ko kasi siya na nalalabas. Kaya siguro medyo siguro ganun. May mga naiinis din. Ayun, that's my Facebook page. That's my personal Facebook. I can post what I want. I can say what I want. Depends on Facebook if i-restrict niya ako. I really appreciate those people na nakakaalala even though wala silang kailangan. Alam mo yung nakakataba ng puso yung ganun. Kahit bilang lang sila, siguro mga nilalags ng 5, mga ganun. Nangangamusta and I really appreciate that. Kasi ganun din kasi ako, meron akong mga time na nangangamusta ako. Lalo na nakita ko yung tao na yun na nag-post siya Facebook how many minutes ago. Tapos meron something na, ay parang kailangan ko siyang kamustahin, parang ganun. Parang simple gestures na ganun. It really have a big impact dun sa tao. I really appreciate those tips. Sobra. Thank you kung ikaw man yun. Alam nyo, mas madaling i-edit yung gantong mga video, mga sit-down vlogs. Kasi bukod sa mabilis mo siyang makakat, mabilis mo pa siya ma-upload. Ganun. Anyway, 22 minutes na tong video na to. And
I think i-end ko na siya. Ayun, keep safe always and always pray to God. Everything will be fine soon. Sana soon. And yung dreams mo, merong tamang time or tamang timing. Di Daddy Lord, patiwala lang tayo sa kanya and always do the right thing. Thank you guys for watching. Kung natapos mo man to, I don't know if makakatapos na to kasi napaka-boring naman na video na to. Ayun, ingat ka palagi. Always smile. Yun lang. My name is Roger Spitt. Bye-bye. For now. Yeah, we got it for one. We did it for one.